everyone! Welcome back to my channel. For today, we're going to do a Shoppee and Lazada haul. Dun sa mga hindi pa nakakilala sa akin, my name is Monsi, and some of my relatives and family calls me RK. So, pwede niyo man akong tawagin both, so wala namang problema doon. Okay? So again, lahat ng friends ko alam na mahilig akong mamili sa Shoppee or Lazada. Number one is convenience. Number two, minsan talaga may mga good finds. Number three, well, technically hindi lang naman Shoppee or Lazada. Pwede rin ng mga, basta yung mga online shops. So, number two, may mga good finds. Number three, talagang dadalhin na lang talaga sa bahay mo eh. Tapos, cash on delivery pa. Ang madalas kong ginagawa is cash on delivery. So, nag-iiwan lang ako ng cash dito sa bahay. So, every time, lagi naman may tao sa bahay namin. Well, right now, ako. So, lagi ko maaabangan. Yung iba, ginagawa nila is magbabayad through 7-Eleven for Shoppee. And for Lazada, I'm not sure kung ano pa yung mga ibang payment channels nila. Pero, marami silang mga pros and cons eh. Like for example, sa Laura, ang bilis sa Laura. The next day, pwede mo nang makuha yung item. Kaya lang, majority kasi sa Laura is more on clothes, bags, shoes. Eh, hindi naman ako masyado mahilig sa clothes. So, hindi ako masyado sa Laura. Beauty Manila, mabilis din ang shipping doon. Kaya lang, hindi ako kasi mahilig sa makeup-makeup. Pero ironic, yung iho-haul natin ngayon, medyo may pagka-makeup-makeup ng konti. So, sa Beauty Manila, medyo okay din yung shipping. Kaya lang, sometimes, talagang mas mura sa Shoppee. Ang magiging problema mo lang sa Shoppee is, if kung totoo or genuine yung product. So, kailangan nyo magbasa ng mga reviews. Kailangan nyo i-check kung China ba siya or shipping abroad. Para alam nyo or alam nyo yung i-expect. Tapos, if kailangan nyo magtanong sa seller, tanong lang. Kasi, you will end up with the product na hindi mo naman talaga gusto. Dalawa lang yung binilan ko for this couple of past few weeks, and that's Lazada and Shoppee. Okay, so unahin muna natin yung Shoppee finds ko. Shoppee haul number one, this is Meno eyeliner, eyebrow pencil na may kasama siyang concealer. So, hindi naman ako madalas magkilay. Kung tinan nyo nga, wala naman akong kilay ngayon. Pero, kapag magkilay ako, sometimes kasi gusto ko yung... Siyempre, ita-try out natin. Pero hindi na sa kilay, ha? Pero gusto ko lang makita yung sarili ko. So, as much as possible, pag nagmamadali, mas maganda na meron kang eyeliner. Usually, na ginagamit ko is MAC. Kaya lang kasi ang mahal. So, iniiwan ko lang siya pag... Or gagamitin ko lang siya pag hindi ako gagamit ng powder. O kaya naman pag... may mga events or may pupuntahan ka, yung talagang powder na ginagamit ko, yung sugar pink. So yun, maganda rin yun. Siguro we can do another video for that. Pero ngayon, ito yung binili ko. Binili ko to kasi para pag mga madalian lang. Okay naman siya. Ayan o. Pigmented naman at the same time, shade, okay yung shade niya. Mas gusto ko kasi sa eyebrows is yung dark. Ayoko ng mga brown, ayoko yung mga blonde color na eyeshadow. So, gusto ko yung mga black, brown, gray, ganyan. So, 12 pieces to. I think this is only for less than 100, kung di ako nagkakamali. So, 12 pieces for 100 pesos, pang mabilisan naman. And, ito yung gagamitin ko pag yung bigla akong kailangan umalis. So, kasabay nun is bumili ako nito. Ito mura lang ata, 60 pesos lang. Duo waterproof eyelash adhesive. Hindi ko pa siyang tatry, pero ito talaga yung ginagamit ko before. Binibili ko to sa may cash and carry for 100 pesos. Pero since nakita ko sa Shoppee na 60 pesos lang, binili ko. Well, kailangan ko kasi mag-umangat ng, I think, 300 plus. Pataas para ma-avail ko yung less discounted shipping. Pa yung eyebrow pencil and yung eyelash glue is binili ko tong dalawang iconic na to. This is Shine and Glow. Okay naman siya. So okay naman to. Kaya lang, since first time kong gagamit ng mga liquid makeup,
medyo naano ko. Hindi pa ako sanay, pero mabango siya. And hindi ko na siya ina-expect na original or genuine. I don't know. Hindi ko na siya ina-expect na genuine. O totoo, kasi parang nabili ko lang ata to for 60 pesos. Pero pwede na to for tawag ito? Yung araw-araw. Well, kung ayaw mo masira yung skin mo, huwag mong gamitin. Pero kung dito ko lang naman ilalagay, why not? Diba? Ayan, okay naman siya. Ito yung ginamit ko nung nag... Ayan, lagay natin tayo sa ilong. Tangos. Tatlo na yon yung kasama sa first Shopee haul ko. So, lalagay ko ulit dito kung ano kung magkano yung nagastos ko sa kanila. Parang alam ko nasa less than 400 lang ako eh. Next haul. A few months ago, binilan ako ni Kuchi ng Pandora. Ito yung box niya. Actually, ginawa niya itong business, yung Pandora na to. So before siya nagbenta ng Pandora, ng charms, saka ng bracelet, eh, tinry niya, binigyan niya ako. So, alam ko na vlog ko na yon. So, ito yung bracelet na binigay niya sa akin. Simple lang, bangle. And, hindi niya ako binigyan ng charm. So, ang ginawa ko, sabi ko, gagawin ko is yung first charm ko is dapat meaningful. So, ito yung binili kong charm. It's the family tree na charm na may mga brilya-brilyante. So, binili ko to sa mismong Pandora store. Sorry. Binili ko to sa mismong Pandora store. And sabi ko, promise ko, every time, siguro every quarter, bibili ako ng mga charms and bupunuin ko tong bracelet. Eh, since na-stroke nga si Daddy last year, July, and during the same time niya binigay sa akin to, eh hindi ko na natupad. So sabi ko, why not? Maghanap na lang ako ng mga ibang charms. Kasi naglista ako ng mga charms na gusto ko eh. Yung mga meaningful sa buhay ko or yung mga turning points ng buhay ko. And yun ang gusto ko ilagay dito sa Pandora to. So, yun yung next Shopee haul natin is mga charms. Bumili ako ng apat. First charm is Mom. Yan. And then, next charm is Rainbow for the LGBT community. And then, since I'm a fur parent, bumili ako ng charm na paw and bone na may mga brilya-brilyantes. And since sabi ko nga sa inyo, gusto ko meaningful tong Pandora bracelet ko, bumili ako ng charm na Minnie Mouse and Mickey Mouse. Bakit siya meaningful? Kung makikita ninyo yung third vlog ko dito sa channel ko na to, eh, yun yung first out of the country trip namin ni Kuchi. And regalo pa niya sa akin yun. Nalaman ko kagad na out of the country siya. Pero hindi ko alam kung saan. Nung araw lang ng flight namin, nalaman ko kung saan ang punta. Kasi nga, syempre maki-check-in ka. And yung sinabi niya sa akin na yung mga babayaran na yung mga Disneyland, yung mga ganyan, yung hotel, eh, ayun na. Doon ako na-shock. So there. So, memorable sa akin yung Hong Kong na yun kasi I think that's yun yung 10th anniversary namin na travel na out of the country pa. Okay? So, yun yung second Shopee haul ko, which is the charms for my Pandora bracelet. Ilalagay ko pala dito yung sa pinagbilan ko ng Pandora. Yung Pandora charms pala, that's around less than 189 pesos lang. So, mahilig ako sa mga mura na mukhang okay naman. Ito naman. Ito kararating lang ito kanina. Tender Joy or Tender Love Baby Wipes. 80 pieces siya or 80 wipes. And sa grocery, nasa 37 to. 37, 40 pesos. Ito yung cheapest na okay na nakikita kong wipes sa grocery. Since wala naman kaming baby, hindi namin kailangan yung talagang super lambot. Ang kailangan lang namin is yung okay siya, hindi siya, ayan o, clothy naman yung ano niya, hindi papel, na parang nararamdaman natin, yung nakikita natin sa mga murang wipes. And okay naman siya kahit sa mukha, hindi masakit.
para lang talaga siyang wipes, normal. And ginagamit ko to pag yung magpapalit ng diaper kay la mami. So, why not? So, sa Shoppee, sa Unique Care na site or na store, binibenta lang siya minsan ng 27 pesos to 32 pesos. So, ang laking savings. So, bumibili ako lagi nito 15 pieces, 10 pieces. So, 270 lang pag 27. So, ang bili ko ata dito ngayon is 30 pesos. So, nakasave ako ng 7 to 9 pesos kung bibiling ko siya, comparing na bibiling ko siya sa grocery. So, papakita ko rin ulit yung order details dito sa Shoppee. Okay? Next, ayun yung mga Shoppee hauls natin. And, babalpunta naman tayo sa Lazada. Actually, Lazada yung nag-introduce sa akin ng online shopping. And so far, wala naman akong bad experience sa Lazada. Kaya nga lang, ang binibili, mas mura nga lang talaga sa Shoppee. So, kung may nakita ka sa Lazada, hanapin mo sa Shoppee. Ngayon, since nga mas mura sila, meron sila mga flash sale. So, minsan inaabangan ko yon, check ko kung ano yung mga gusto ko, and then bili. And tama-tama, a couple of days ago, naghahanap ako ng screwdriver. And meron ako nakita sa Lazada na screwdriver na nakalagay sa flash sale nila. Ito siya. Dumating to 2 days ago. So, removable yung ano niya. Pero, hindi mo na kailangan i-remove. Tataas mo lang. And then, palitan mo yung kung ano yung type ng screwdriver na kailangan mo. Wala, pinapahiya pa ako. And then, ikot mo siyang ganon. And then, baba mo siya. Ayun na. Iba na yung ulo ng screwdriver. Diba? So, ganun lang. Mas marami siya. Meron siyang 1, 2, 3, 4, 5, 6 na bala. So, Phillips screwdriver. Meron siyang yung flat nose. Ayan, oh, iba naman. So, tatanggal siya. Ayan, oh, yung mga bala niya. So, ayan. Iba naman. Phillips na to. Papakita ko rin dito sa side yung kusan ko ito binili. And this one, kasama yung shipping, nasa 120 pesos lang. Now, we only have two more items. Ito, magkaiba ko ito binili. Sa sapatos kasi, actually binili ko sapatos. Sa sapatos kasi, pag bumibili ako ng mga Vans, yung likod ng pa ako, kahit naka-medyas ako, kahit hindi ako mag-medyas, kahit maglagay ako ng band-aid, sumasakit. Siguro kasi napakataba ng pa ako, kaya kahit na anong gawin, walang breathing space. Kahit na one size bigger pa yung bilin ko, nagpapalto siya. So as much as possible, yung gusto ko, yung half shoes. O kaya, before sa office, naka-crocs lang ako. O kaya sanok, yung mga ganon. Eh, since kailangan ko talaga ng maglalabas, kunyari kailangan magpunta ng doctor's appointment, mag-grocery, magbayad ng bills, pumasok sa office, mas gusto ko comfortable na shoes. So, ito yung isa kong binili. So, half shoes lang siya. Meaning, wala yung sa likod na nakataas na ganon. So, this is for 800 pesos. Yung ganito ko kasi, nasira na. Binili ko sa Payless for 1,000 pesos. Nasira na siya kasi ginagamit ko pang swimming. Ginagawa ko siya talagang chinelas talaga. So, okay na, nabumili na ako ulit. No, habang nagtitingin, nilagay ko ulit dito yung shop and yung price. Nasa 800 pesos lang yan. Since nung bunibili ko siya, meron akong nakita, half shoes din. So sabi ko, ang cute and iba-ibang color. So, eto siya. Eh, diba? Half shoes din siya. Tapos natuwa ako, may heels. Eto meron akong papakitang picture sa inyo na suot ko. And mukha naman siyang okay. Ang feedback ko lang dito is itong green. Is hindi siya leather. So, super synthetic leather siya. So, alam nyo na. Medyo madaling masira to. Pero this is only for 1,300 pesos. 1,380 kasama yung shipping. Diba? So, kunyari, naka-slacks ka, o kaya naman naka-tights ka, pwedeng-pwede siya. Okay? So, guys, yun yung ating Lazada and Shoppee haul for today. If gusto ninyo, check nyo lang yung name nung pinag-orderan ko, kasi baka sale pa sila ngayon. So, you can still order them at Lazada and Shoppee. Actually, I still have a couple of orders sa Lazada and Shoppee. Pero sa susunod na vlog na yon, those are just a few stuff na magagamit. And yun yung mga trinkets na mabibili natin sa bangketa, sa mga divisoria, sa mga palengke, na medyo okay-okay yung quality, I hope, since wala pa naman dito. And again, mahilig na akong bumili sa mga ganon. Basta mura, and nakyutan ako,
Tapos yung ang lagi ko iniisip kasi is pag okay siya, nagustuhan ko siya, bibili ako ng 5 or 10 pieces. Tapos pwede kong ibigay. Yan, bibigay ko sa mga sa kapatid ko, bibigay ko kay Kuchi, sa pamangkin ni Kuchi. Okay naman, dinadala ko sa office. Tapos bibili na ako ng bibilin. Tapos bibigay ko lang. Kasi nga, sabi ko naman, mura lang naman siya. And since natuwa naman ako, edi i-share ko yung katuwaan ko sa iba. Diba? So there, that ends our whole haul today, Shopee and Lazada haul. And again, sana natuwa kayo. And pasensya na, medyo mainit. Kung po pwede lang ako mag-electric fan, eh ginawa ko na. Pero naki-aircon kasi ako, kaya lang ano dun yung aircon sa medyo malayo. So, hindi kinakaya ng aircon. Okay? So, until next vlog, I hope you like it. Please don't forget to like, share, and subscribe to my channel. And if gusto niyo pa rin, gusto niyo mag-inaantay yung post ko, click on the notification bell. Okay? Thank you again. God bless. And kop kong ka.